Habang naglalakad si Matilda sa labas, ay nakita niya si Forestier kasama ang isang batang lalaki. Si Forestier, at ang kanyang itsura ay singganda pa rin na isang rosas. Ano kaya't puntahan ko siya at kausapin? Forestier, kamusta? Kahit tagal pero ang ganda-ganda mo pa rin. Sino ang babaeng ito? Parang hindi ko pa siya nakikita. Sandali! Hindi kita kilala! Mahal kong kaibigan. Ako ito, si Matilde. Siguro nga ay malaki ang pinagbago ko. Naku, anong nangyari sa'yo? Ikinwento na ni Matilde kay Forestier ang tungkol sa nangyari. Malaki ang nautang nila para lang sa pamalit na kwintas. At dahil doon ay naghirap sila. Sinasabi mo na nawala mo ang kwintas ko at bumili ka ng kapalit nun na nagkakahalaga ng 4,000? No. Oo, at pasensya ka na nawala ko nung una pa lang. Bakit hindi mo agad sa akin sinabi ang totoo? Iyon ay peke lamang at 200 lang ang presyo. Paano? Eh napaka-elegante noon. Puntahan mo ako bukas at ibabalik ko iyon sa iyo. Naglalakad si Matilde pauwi sa kanyang tahanan. Hindi maintindihan ang nararamdaman. Hindi niya alam kung dapat ba siyang magalit o matuwa. Iniisip niya pa rin kung bakit ito naging peke. Naisip niya rin na dapat na makontento na siya sa kung ano ang meron siya. Naging katawa-tawa lang ako. Meron akong disenteng bahay at mapagmahal na asawa. Dapat ay sabihin ko sa kanya ang tungkol sa kwintas. Mahal kong Matilde, nakauwi na ako. Nilan pa kita ng bulaklak. Sana may gustuhan mo. Salamat, mahal. Tungkol pala sa kwintas ni Forester. Ibabalik niya ito sa akin dahil ang nawalang kwintas ay peke. Ganun ba, mahal? Sige. Papunta na si Matilda sa bahay nila Forestier at iniisip niya kung paano niya gagamitin sa tama ang kwintas. Nais niya rin na ayusin ang kanyang buhay upang masuklian ang kanyang paghihirap. Oh, andito ka na pala! Pumasok ka at ibabalik ko na sa iyo ang kwintas. Maraming salamat talaga, Forester. Matutuwa talaga ang aking asawa. Walang anuman. Nararapat na ibalik ko sa iyo ito dahil alam kong pinaghirapan niyo itong bilhin. Paano nangyari? Limitasyon iyon. Halos mahimatay kami kakatrabaho, mabayaran lang ang mga utang namin dahil sa kwintas na iyon. Halos gabi-gabi hindi ako makatulog kakaisip ng mga dapat kong gawin para makahanap ng pagkakakitaan. Pasensya na. Hindi ko naman kasi inakala na mawawala mo ito. Pwede ka naman magsabi sa akin kung mawala mo iyon. Handa akong bigyan ka ng panahon kung sakali mang totoo ang kwintas na pinahiram ko. Ibibigay ko na lamang sa iyo ito dahil alam ko kung gaano kahirap ang pinagdaanan ninyo. Mabayaran lamang ang halaga ng kwintas. At ibinigay na nga ni Forestier ang kwintas kay Matilde. Napakaganda pa rin talaga ng kwintas na ito. Naway natuto ka na napahalagaan kung ano ang meron ka. Doon ay napagtanto niya na mayroong isang bagay na mas mahalaga kaysa sa karangyaan. Ito ay ang pagmamahal na walang hanggan na ipinadama ng kanyang asawa.